Isang lolo sa Santo Tomas, Batangas ang walang kano-anong binaril sa balikat at noo. Ang suspect, itinuturing na isa sa most wanted sa rehiyon at halos isang dekada nang pinaghahanap. Malambat na kaya siya ng mga otoridad. Siyam na taong nagtago sa kamay ng batas ang suspect na kinilalang si Giovanni Mundin, ang most wanted ng Region 4A dahil sa kasong murder. Pero kamakailan, sa tulong ng Philippine National Police Maritime Group ng National Capital Region, na lamang active sa social media ang suspect na si Giovanni para masilo ang suspect, pinlano ng mga otoridad ang isang entrapment o patibong. Police Major Robert Gutierrez, bigyan nyo lang kami ng background dito sa kaso na inilapit sa inyo. Meron pong lumapit sa ating istasyon na umiipon ng tulong regarding po sa ating suspect na wanted po for murder sa Santo Tomas, Batangas. Ho. Nung binigay po sa atin nung ating informer yung account, Facebook account nung ating suspect, ay ginaminta po natin ng social media exploitation. Apa. At doon po nagsimula na kausapin po ng ating asset. Friend request yung asset natin, sir. Nag-friend request sa kanya. Eventually, in-accept niya, sir. Nagpanggap na isang caregiver para makuha niya yung loob ng ating suspect. Uh-huh. And already, nag-start na sila ng conversation. And yung ating asset kasi, sir, medyo may kagandahan na operatiba natin. Kaya naakit-akit po natin yung ating suspect. Matapos ang isang linggong pakikipag-video call sa asset ng mga otoridad, si Giovanni pumayag ng makipag-meet up. Pero sumipot naman kaya siya o baka naman magno-no-show siya? Isang dekada na ang nakalipas, tatlong putok ng baril ang bumulabog sa Santo Tomas, Batangas. October 26, 2014, alas 10 ng umaga, habang naglalakad sa kalsada sa barangay Santa Clara, ang 63 years old na barangay tanod na si Bailon Garcia, bigla siyang pinagbabaril ng isang lalaki. Kinuha ko kagad ang tatay ko. Ay, nung nakuha ko po, wala na po buhay siya. Masakit dahil napakabait ng aming mga. Dead on the spot ang biktima sa tama ng bala sa ulo at sa balikat na kumitil sa kanyang buhay. Nung dumating po kami, sir, wala na po yung suspect. Tapos nagpalo po kami sa bahay niya, wala na rin po yung suspect na kalsa rin po. Ang suspect sa krimen, kinilala ng mga saksi na si Giovanni Mundin, 48 years old, at isang dating barangay kagawad, ganti, at away politika ang itinurong motibo sa pagpatay kay Bailon. Ayon sa mga pulis, noong 2013, nabaril naman ang tatay ni Giovanni, ang suspect sa pagbaril sa ama ni Giovanni, driver naman ng kaanak ni Bailon. Hindi po siya nagabla ng kaso, yun, siguro bumawi na lang siya. Mali po siya kung siya sinaghihigante dahil wala pong kinalaman ng aking ama sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahil sa testimonya ng mga saksi, sinampakan ang kasong murder si Giovanni Mundin. Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 6 ng Tanawan, Batangas noong December 2015 laban sa suspect. Pero mabilis siyang nakapagtago. Tingnan niyo, mukhaan niyo. Diba? May picture tayo na wala siyang bigote at saka balbas. Kamakailan, matapos magpain ang asset ng mga otoridad para makausap ang suspect online, nagkasa ng operasyon ang PNP Maritime Group ng NCR kasama ang aming grupo. Pinlano kung paano babakuran ng suspect pagdating sa meet-up place nila ng asset. Yung mga lalapit sa subject natin, kayo na, mga intel. Okupado na natin yung second floor at saka yung third floor. Hindi tayo pwede sa first floor kasi puro mga senior citizens na doon. Pero may tao tayo sa labas ng establishment o restaurant. So, tingnan natin yung view. Ang binabanggit ay anytime from now, lulutang na yung subject ng police operation dito sa isang commercial establishment. Few meters away kung nasaan ngayon ang ating team. Kasama natin ang buong puwersa ng Northern PNP Maritime Group sa paumuno ng kanilang hepe, Major Robert Gutierrez. At ang suspect, gaya ng binabanggit kanina sa initial briefing sa atin, posibleng armado. Ito ay huling nakitang medalang bag habang patungo dito sa meet-up point. So ilang minuto,
Abangan natin ang kanyang paglutang at kung saan isasagawa yung service ng warrant of arrest. Yung subject natin, kabidyo call niya yung ating agent. Okay. So yung agent natin napansin, nabigyan niya yung description na naka navy blue nub na t-shirt. Real time yan. Naka-cap. Tapos mapansin natin may bag. So yun nga yung suspect natin. Baka may dala siya na dala niya yung caliber 45 niya. So pinag-ingat natin yung mga kasama natin. Makalipas sa mahigit 30 minuto, wala pa rin ni Anino ni Giovanni. Bandang alas 3 ng hapon, isang lalaking may dalang bag ang dumating. Kumpirmado, siya ang target na si Giovanni Mundin. Maya-maya pa, nagbigay ng hudyat at umaksyon ang mga operatiba. Sino na si message? Messenger? Meron? Bakit? So, gumalaw na yung tropa. Dito tayo sa gilid duman para hindi makita. Tingnan natin ang mga susunod na tagpo. Nag-aantay lang ng green light and go signal pero positive. Naroon na yung tao sa second floor. Op! Yeah. Op, baka na mag-attempt. Giovanni Mundin, may warrant ka sa branch 6 ng Tanawan City, Batangas. Di ba? Kasong murder. Oh, may karapatan kang manahimik ha. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Pagka wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno. Naintindihan mo ba? Ha? Naintindihan mo? Okay. Buksan niyo. Mula po roon sa commercial establishment kung saan siya dinakip, dinala siya sa community precinct para idokumento yung pagkaka-aresto. Ayon ho sa papeles na hawak ng PNP Maritime Group, most wanted ang suspect na nahuli sa Region 4A, Calabarzon area. Pupuntahan ho natin siya para makuro naman ang kanyang panig. Brother, ano masasabi mo rito? Ikaw eh merong warrant of arrest sa kasong murder. Bakit no comment? Bahala na ang abogado. Pero ikaw ba may alam dito? Saan ba nangyari ito? Pinatay na mga yan ang aking ama. Okay, merong paghihigante, parang ganun. Ay, bahala. Anong ginamit ninyo para ho isagawa yung krimen? Nadyan dito sa warang. Ano ngayon ang magiging disposisyon ng Maritime Police dito? Sa amin po sa PNP Maritime Group, arestuhin lang po at iserve po yung kanyang warrant. Pagka-serve po ng warrant sa kanya, tatransfer na po namin siya sa BGMP. Pilitin mang takasan ang batas, darating ang araw na masusukol ka dahil ang sino mang lumabag, tiyak, aharapi ang pagkakasala. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.